Magandang araw po, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kabarya, dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan, sa kalusugan, at layo sa kapahamakan ng buhat isa. Salamat po sa suporta sa lahat ng viewers at subscribers ng channel na ito. At kung gusto niyo mga kaibigan, lalo sa mga bago ng ganitong klase ng video about foreign currency, ay pakisubscribe po at hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga video ko pang i-upload. Ito po ang topic natin ngayon mga kaibigan, ang bariyang ito na piso, commemorative coin ni Reverend Horacio de Acosta. Siya po yung naka-portrait dyan sa 1 peso na ito na nakalagay dyan, 100 year from 1916 to 2016. 100 year po yung pagitan niya. Birthday niya po yan. Ayan. At nakasulat dyan, Republika ng Pilipinas, at yung pangalan niya dito sa baba, Horacio de la Costa. Sino po ba ito si Horacio de la Costa? Isa lang naman po siyang author at ang unang Filipinong Provincial Superior of the Society of Jesus Christ in the Philippines at saka recognized as authority in the Philippines and Asian culture and history. Isa po siyang author saka historian, mga kaibigan. Yung kanyang nagawa, bakit siya napunta dito sa 1 peso commemorative coin 2016 bago pa nagkaroon siya ng maraming mga pagkakilanlan na gawa sa atin sa Pilipinas. Noong World War II mga kaibigan, nakulong siya din nang nakalaya sa panahon ng digma ang Amerikano at saka Hapon at saka Pilipino ay siya po yung nag-alaga doon sa mga sugatang sundalo ng Pilipinas sa pagkikipaglaban doon sa World War II noong 1946. Bali, inabutan niya pa rin naman si yung kapanahunan, yung nabubuhay pa si Emilio Aguinaldo, naabutan niya kasi si Emilio Aguinaldo ay namatay noong 1964 at siya naman ay namatay noong 1937. Sinilang siya noong May 9, 1916 sa Mauban, Quezon at namatay siya noong 1977 sa Quezon. Yan po si Horacio de la Costa na naka-portrait dyan sa bariya na ito na 1 peso commemorative coin. Bali, ang kanyang age ay redded, mga kaibigan. At tingnan natin dito sa likod. Yung makikita natin dito sa likod sa reverse ay nakasulat yung imprinta ng 1 peso. At yung ito, selyo ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, year 2016. Ayan. Ibig sabihin, sako po ito ng BSP series, yung ganitong commemorative coin, 1 peso. 100 year anniversary ng kaarawan at kamatayan ni Horacio de la Costa. At ayon dito kay Numista mga kaibigan, yung ganitong barya ay nickel plated steel, kaya po ito ay magnetic. Kung mayroon kanito, ito po ay hindi silver at hindi rin gold. May bigat na 5.35 grams at mayroong diameter na 24 millimeter. At kasalukuyan po ginagamit sa Pilipinas. At ang bariyang to mga kaibigan ay dito kay Numista, yung presyo sa kanya dito. Kung bibisitahin mo kanyang site ni Numista, nakalagay dito ay year 2016, mag-isa lang siya dito. Almost uncirculated, ang presyo ay 20 pesos. Yung uncirculated na makinang na ganito rin na wala pang blister pack ay nagkakalaga ng 110 pesos. Yung presyo mga kaibigan sa eBay, merong nagbebenta roon sa Korean site ng eBay ay $9.90. Halos 590 pesos ang isa. At kay Lazada may nagbibenta ron ng 200 pesos ang isa, mayroong 99 at saka mayroong 90 pesos. Pero mga kaibigan sa local buy and sell dito sa online sa atin sa Coin Collector Group sa FB ay hindi na po ito gaanong pinag-usapan at gaanong binibili. Kasi nga po yung ganitong barya, kung ang presyo pag-uusapan mga kaibigan, yung almost uncirculated, gaghalaga lang po yun ng 10 to 20 pesos. Ayan. Pero yung naka-blister pack mga kaibigan, pag binili mo yung naka-blister pack sa BSP, sa Bangko Sentral mismo, nakakalaga po yun ng 75 pesos. At yung sa Coin Collector Group sa FB, sa local buy and sell, yung mga naka-blister pack mga kaibigan, ay nagkakalaga po yan ng mula 100 pesos to 120 pesos ang isa. Kaya kung mayroon sa inyo magbibenta dito ng napakamahal ay huwag po kayong maniwala.
Kasi may nagbi may meron din na nakikita na ito daw ay 50,000 pesos o 20,000 pesos. Pero ang totoong presyo po nito sa local buy and sell, yung extra fine, fine condition, very good condition, yan po ay nasa halaga na lang ng 10 piso ang isa. Kasi ang ganitong coin, medyo mahirap din ito ngayon hanapin, mga kaibigan. Yan. Pero kung almost uncirculated at UNC, simula doon sa presyo na yon ay magkakalaga po siya hanggang 100 pesos, mga kaibigan. Kaya kung meron ka nito, ay isa po siyang collectible coin at hindi naman po siya gaanong kamahalan. Ayun po yung patungkol sa ating barya na bagong kasama ng ating mga koleksyon dito sa atin sa aking mga koleksyon, mga kaibigan. Maraming salamat po sa tangkilik ng aking channel at thank you. God bless you all. Bye-bye!